Sir, ito po yun ha. Nagnanakaw pa ako sa asawa ko ng bigas para ibigay ko sa kanya. You're setting a bad example. Parang sinasabi nila okay lang mangupit ng bigas basta't ipamigay. Ma'am, hindi mo dapat sinusumbat yon, yung pangungupit pag nanakaw ng bigas para meron ka lang maipakain sa ibang tao. Huwag niyo pong gawin yan. Nasa linya po ng telepono si Romila Ambrosio at Sir Romulo Ambrosio. Sila ay nagrereklamo sa tatay, stepmom at lolo ng kanyang anak dahil sa pananakit sa anak niyang 14 years old. At may video din po ito, panoorin po natin. Okay. Makikita po natin sa video na takot na takot po yung bata. Uh-huh. Yung 14 years old po. At sa kalye sila. Uh-huh. Nasa kalye po sila. Marami pong umaawat. Galit na galit po ang stepmom. Uh-huh. Yung nakaitim, ano? Yung stepmom? Yung nakaitim po. Uh-huh. At nagsisisigaw po sa daan. Uh-huh. At dinuduro-duro po ang kanyang anak. Ang stepdaughter? Stepdaughter po. Ayun. Okay, nagpanginabot sila pero hindi na nakuha sa video. Romila Ambrosio. Opo, sir. Magandang hapon po. Nay, magandang hapon. Yung anak nyo po ay si Ella. Opo, sir. At Farah. Opo, sir. Okay. 13 and 14 years old. Ayan po'y katabi nyo. Opo, sir. Bakit ma'am napunta doon sa stepmother at wala po sa inyo? Wala po sa stepmother, sir. Nandito po sila sa pader ng nanay ko, sir. Okay. Tapos, tunay niyong nanay? Opo, sir. Okay, lola nila? Opo, sir. Okay, sino po yung nananakit doon sa video? Yung stepmother po nila, sir. Okay, yung stepmother. Ah, so hiwalay na po kayo ni tatay? Tatay niyo? Opo, sir. Okay, so doon sa nanay mo, tunay mong nanay, biological mother mo, doon siya nakatira, sir. At doon din nakatira yung bagong kinakasama ng inyong mister? Doon po sa kabilang, sir. Doon po sa kabilang bahay din po, sir. Sa malapit po sa mga magulang din niya po, sir. Hello, Ella at Farah. Sir. Doon sa video, may nanggagalaiti. Yung atay si Christina, kaisip. Bakit? Anong problema niya? Bakit galit na galit siya sa inyo? Kasi po nun, sir. Yung ate ko po, sir, napabaksin po. Okay. May lumabas po na pantal-pantal. Kaya po pinunta po namin kay Ma'am Liana para ipatingin po. Okay. Tapos po nun, sir, nung pauwi po namin, nakatapat po kami sa bahay nila, sir. Okay. Tapos po, sir, nakita po namin po siya, sir, nakatayo po dun, sir. O, tapos po nun, sir, nung pagka, ano po namin, pag magbang po namin unti, yung isang timbang tubig, sir, binuos niya po sa amin, sir. Basang-basa po yung mga paa namin, sir. Wala po kaming salita na narinig niya, sir. Okay, so, basta na lamang siyang sumiklab sa galit at nambuos ng tubig nang walang kadahilan. Opo, sir. Nagsalit. Opo, sir. Plus po, sir. Sumugot po sila dito sa bahay namin, sir. Okay. Yung papa namin, sir, tsaka yung stepmother po namin, sir. Tapos po, yung tatay po namin, sir, may dalang malaking baso, sir. Okay. Tapos po, sir, sabi sa akin, sir, nung papa namin, lumapit ka dito at pupukin kita ng bato. Sabi sa akin nun, sir. Whoa, teka muna. Imbis na kakampiyan ka ng biological father mo, dahil sinaktan ka ng stepmother mo, na kung tutusin, ay kabit niya ng father mo. Kinampihan niya yung nanakit sa'yo, yung stepfather? Ganto po kasi yun, sir. May dala po siyang malaking bato, sir. Tapos sabi po sa akin, halika dito at pupukpukin kita ng bato, sabi niya sa akin, sir. Pero ito yung father mo na nagsabi, pupukpukin ka ng malaking bato. Opo, sir. Tapos po nun, sir, yung lolo po namin, sumugod po dito sa bahay. Okay, sandali lang ha, para mapabilis tayo. Armando Corpus, tatay, magandang hapon po, Sir Armando. Sir Armando. Okay, yung kinakasama mo ngayon, nasaan si ano, Christina? Nandito po, sir. Saan yan? Yan, katabi mo? Ikaw si Christina, ma'am? Yung katabi. Apo, sir. Ma'am, makakasuhan ka ng child abuse sa ginagawa mong yan. Apo, sir. Apo, sir. Ito po masasabi ko po, sir, ha? Ganito po yun. Kukwento ko pong buong-buo. Sobra ng pambabastos ang ginawa nila sa amin. Sinabihan pa ako ng mga yan ng mas puto sa nanay nila. Lahat, minahal ko yan, ginalang ko yan. Bago kami nagsama ng papa niya, kinausap ko na maayos. Sabi ng papa niya, mababait daw mga anak niya kaysa sinamahan ko papa niya. Yung papa nila, saka ako,
hindi kami kasal. Yung mama niya rin, hindi rin sila kasal. Ah, okay. Sige. Sir, ganito po yun. Minahal ko yung mga anak niya. Tinuring ko na parang anak. Marami pong magpapatunay dito yan. Napakabuti namin. Okay. Mula nung dumating na yung mama niya, naging maldita na sila sa amin. Tapos nung hindi na nila nabili yung bahay na dating tinutuluyan nila, naging maano na sila sa amin. Tapos yung puraw na chuhin nila, sinumbatan nila kami na hindi raw kami nagbibigay ng sustento. Sir, ito po yun ha. Okay. Nagnalakaw pa ako sa asawa ko ng bigas. Setting a bad example. Parang sinasabi nila okay lang mangupit ng bigas basta't ipamigay. Ibigay ko lang po sa kanila para mali pa rin ma'am, huwag mo pong gawin yon. Ma'am, hindi mo dapat sinusumbat yon, yung pangungupit pag nanakaw ng bigas para meron ka lang maipakain sa ibang okay, tao. Huwag mo pong gawin yan. Okay, anyway, ito sige. Sige, tapos na tayo doon. So, ibig sabihin, isinusumbat mo yung ginawa mo, sabihin natin sakripisyo para sa kanila. Apo, sir. Totoo po yun, sir. Ganito po yun, sir, eh. Ang labi bakit ka kailang mangupit? Ba't ka kailang magnakaw? Wala ka bang pambili ng bigas? Hindi, sa bahay po namin yung mismo. Hindi po mismo sa ibang tao. Sa bahay ko po mismo. Kinukupit ko po mismo sa bigasan namin. Ah, meron kang bigasan? Apo. Kasi sabi po ng asawa ko, kung bibigay ka ng araw-araw, dahil mahirap lang tayo. Nakikisaka lang tayo. Opo. Lagi mo na lang silang bibigyan ko araw-araw. Yung kaya lang natin, kaya ko siyang pakainin sila kung pupunta sila dito. Okay. So ma'am, sabi mo, hindi ka nirespeto nito mga bata. Opo, sinabihan po ako ng mas puta ako sa nanay nila. Lagi nila akong ginanyan, sinugod po nila ako niyan, mga yan. Kahit marami, kahit po magsiga po kayo dito, totoo po yung sinasabi ko po, sir. Tapos okay. Po, sir, ito pa. Kaaway ko po ang lola nila, hindi sila. Ang lola nila ang laging kaaway ko, hindi po sila. Ang ginagawa ng lola nila, umuupo lang pag yung mga bata po ang pinapaharap nila sa amin. Kinakalabang po nila kami niyan. Alam niyo po, sir, todo-todong pagmumurang ginawa nila sa akin, mas puta sa nanay namin. Huwag mong sasabing puta. Okay, hindi ko pinsiratin ang puta nanay nila. Silang okay. Una, tapos sinabi pa nila, bakit ka pupunta dyan, Ella? Tumira po yan, sir, sa amin, si Ella. Kung tumira po sa amin yan si Ella, nakiusap, sabi ko, huwag ka munang tumira sa amin, magpalang ka muna kay lula mo kasi sila ang nag-aruga sa'yo. Tapos sabi daw kasi sinasampal siya ni Kiray. Sandali. Napatawa ako dito sa message ni Joseph Arceo, Robin Hood naman pala. Kasi si Robin Hood, alam mo yung kwento na magnalakaw ng pera sa mayaman para ibigay sa mahirap. So, Robin Hood ka raw ma'am, sabi ni Joseph Arceo. Anyway, seryoso na. Chairman Benjamin Cruz, Barangay San Roque, Moncada, Tarlac. Chairman Cruz. O, sir. Siguro, kayo na po ang kailangan pumorma dito para maayos po itong nag-aaway ng mga magkakapamilya. At ito pong si tatay, kanyang anak, at itong stepmother, pumapasok sa eksena na nagpag-aaway na rin dahil nababastos daw. So, alamin niyo po kung ano po talaga ang totoo kasi kayo po may mga resources dyan. Meron kayong mga barangay tanod, kagawad para mag-imbestiga. Alamin ko anong totoo kasi sinasabi po nitong stepmother, magtanong-tanong daw po talaga dyan sa lugar, mabait siya at lang masama raw po itong mga bata. Narinig po. Sa barangay, hindi nalaman ko na lang na pumunta sila sa DSWD, sir. Kaya nga po, so pagpapuntahin po namin dyan, ang gusto ko sana mangyari, chairman, sir, may kasama po mga social worker, lalo pat ito po yung mga minor de edad, itong mga complainant. Meron po dapat mga child psychologist para gawan silang assessment at usisain talaga ng mabuti kung ano yung totoong nangyari at anong narapat gawin para sa kanila. Oh, sir. Okay. Ma'am Christina, okay. Ang payo ko po sa inyo, huwag ho kayong makipag-away sa mga bata. Kasi ma'am, hindi maganda tingnan eh. Mga minor po ito. Ma'am, pinapatulan nyo po. Dapat ma'am, ang pinakamagandang ginawa nyo pag mga ganong sitwasyon, nandiyan naman po si barangay chairman, ama ng inyong barangay. Doon ho kayo sumangguni. Para ipatawag po lahat. Kasama na po dyan yung nanay nito mga bata na si Romila, yung tatay. Di ba? Pag-usap-usap kayo. Huwag ho yun, ilalagay nyo po sa kamay ninyo yung sinasabi nyong hustisya para sa inyo, which is saktan yung bata. Huwag po. Mababaliktad po kayo. Kung totoo po kayo po binabastos, inagrabyado, tapos ngayon nanakit kayo, mababaliktad kayo, kayo pa ngayon makukulong. Child abuse ang kaso. Di ba ma'am? Ganito po yung sir, sa sobrang galit po, kasi po ganito po nangyari. Yung Ella po, gumawa po siya ng issue na meron daw akong diary. Lahat ng kapit, yung kapibay, yung nati po, sinabi daw, doon ako nagalit kasi sir, lagi po kami nagtatalo niya pero hindi kaya. Ano raw po yung nasa diary, ma'am? Tapos sabi daw niya na meron daw akong sinula si Nanay Kaling daw, bigas daw, tapos si Ate Gunyang daw na may ano daw kaplastikan. Tapos yung nati daw, may galit daw ako sa kanya, sir.
Pinahiya ako sa misa social media, sir. Okay, grabe, chismis, chismis. Na okay, talaga nakamamatay yung chismis. Chismis. Galing po kay Ella, galing po kay Ella yung chismis. Pati anak ko, menor edad, nakapost. Okay. Hindi nila alam kung bakit ako na sobrang ng galit. Sobrang, okay. Sobrang galit na po. Okay, sige. Oh. Sandali lang po. Donna at Ella, anong reaksyon ng dalawa? Mukhang meron din kayong problema pala kung tutusin, mga ining. Tutusin lang po. Sir, ganto po kasi yun, sir. Di ba po, sir, sabi ko nga po sa'yo, sir, yung sumugo po sila dito sa amin po. Sir, sabi po ng stepmother po namin. No, nawala, nawala ang signal. At ikaw naman kasi, Tatay Armando. Ano po, sir? Kayo po, ang padre di pamilya, dapat kayo po ang magiging susi na para pag-ayusin po itong nagkakagulong anak mo, bago mong kinakasama at dati mong kinakasama. Sana po, kayo po ang gumawa ng paraan na para maging mahinaon sila lahat pag-ayusin. Huwag yung dadagdagan mo sa pamagitan ng pagbigay ng banta na pupukpukin mo po ng bato yung iyong anak. Eh lalong sumiklab ang gulo, lalong lumaki ang gulo, di ho ba? Opo, sir. Next time kasi, sir, ipakita mo sa kanila na ikaw talaga yung dapat pakinggan dahil ikaw ang tatay, you're the boss. Di ba? Sabi mo, dito mag-usap-usap tayong lahat. Doon tayo sa barangay, pag-usapan natin to, tapos. Huwag po yung sumasali po kayo sa gulo. Di ba, sir? Opo, sir. Oh, ito, sinasabi ni Henley. O, ama ka, magpaka-ama ka. O, tama, salamat Henley doon sa message mo. Opo, sir. Tama naman talaga, sir, yun. Pero diba? Ang gusto ko lang sa mga anak ko, sir, huwag na na nila akong babastusin. Eh, bastos sila, sir. Nag-aaral pa sila, nagbabastusan pa sila sa akin. 5 taon na, sir, hindi nila ako kinakausap, yung mga anak ko. Alam mo ba, dahil lang kung ba't di ako kinakausap, hulaan mo, baka mahulaan mo. Pag nahulaan mo, bigyan kita ng 1 pirasong candy, lollipop pa. Pero ako, kaya kong hulaan. Kung bakit yung mga anak mo, gano'n na lamang ang galit sa'yo. Kaya mo hulaan? Hindi ko alam, sir. Anong galit nila sa akin, sir. Hindi mo alam. Ako, sasabihin ko na. Siyempre, iniwan mo yung nanay nila at sumama kasi babae, natural magagalit yung mga bata. Of course. Hindi, sir. Hindi, sir. Sila ang babae nagluko, sir. Yung babae nagluko. Nagluko. Yung pangamaan po namin, sir, sinasaktan din po yung mama namin, sir. Kahit kitang-kita po namin, sir, sana paraba po namin, sir, sinasaktan niya po ako. Sinasaktan niya po yung nanay namin. Di tinatagal na po. Tinalay na po. Tinalay na po sa puno ng akasya, sir. Kitang-kita po namin yun, sir. Kahit na malaki na yung sinusunod pa niya ako, tinali niya pa ako sa puno ng malaking akasya. Kahit kitang-kita po namin, sir, sinasaktan po yung mama namin, sir. Ako din po, sir, nakadanas din po ako ng sakit po dahil sa kanya, sir. Yung isang talang aso lang po, sir, kinain ko po, sir, dahil gutom na gutom ako. Ang ginawa niya po, sir, tinagal na po, sir. Alam mo, narinig mo sinabi kanina, Sir Armando, ikaw talagang pinakasusi rito para magkaroon po ng kaayusan na dyan po sa inyong pamilya. Sana po, sa umpisa pa lamang, ginawa nyo, kinausap nyo silang lahat. At kung hindi kayo talaga magkakaintindihan pa rin, kung kayo po yung nag-usap-usap, then doon na kayo sa next stage sa barangay na kayo mag-usap-usap sa harap ni Chairman. And I'm sure si Chairman meron po maitutulong sa inyo kasama yung mga social worker, di po ba? Okay? Kayo naman po mga ining, Donna at Ella, mas makabubuti since kayo po yung mga minor pa, huwag nyo na isangkot inyong sarili sa mga iskandalo. Hindi maganda sa mga bata pa tulad nyo na sasangkot na sa mga iskandalo. Tapos sa kalye pa nangyayari yung iskandalo. Sir, kasi po ganun po to, sir. Nakaupo ako ng PSA po, sir. Nakatayo po ako dun, sir. Magpapa-national ID po sana ako, sir. Tapos po, pagkatalikod ko po, sir, hinablot niya po itong buhok ko, sir. Tapos sinabunutan po ako, sir. Tapos sinakyan po ako, sir. Tapos sinampal po ako dito. Tapos sinabunutan po ulit, sir. Chairman? Sir. Okay, ganito po ano, pupunta kami dyan, sasamahan po namin lahat sila at pakinggan po yung magkabilang panig. And then, gagawa po kayo ng investigasyon, Chairman, at base po sa gagawin yung investigasyon, magkaalamanan kung sino talaga nagsasabi ng totoo, sino talaga nagrabyado. Pero habang maaari, Chairman, kung akong tatanungin, baka pwedeng pag-ayusin na lang natin sila, total, magpapasko pa naman. Oh, sir, bukas lang, bukas, sir. At kapag halimbawa, Chairman, hindi sila napag-ayos, sabihin nyo sa amin kung sino talaga yung may problema talagang malaki, then yun yung tutulungan namin yung kabila, yung inagrabyado nila, kung sino talaga nag-agrabyado rito, yun yung sasampa natin ng kaso. Okay? Okay, imbisigan muna kay Chairman. Salamat po, Chairman. Oh, maraming salamat, sir. Maganda po, Chairman. Okay, ganun na lamang po, Ma'am Romila, Donna, Ella, Farah, Tatay, Armando at Christina. Doon lang kay Chairman. Sama-sama tayong lahat doon, mag-usap-usap. Thank you po, sir. Thank you po.